Sabi nila, kapag buo raw ang pamilya, masaya. Pero ang sabi ni ate, kapag masaya raw ang bawat isa sa pamilya, tsaka lang ito mabubuo. Ilang taon na rin simula noong si Ate Marina ang bumuhay sa amin nang mawala si na mama at papa. Pero masaya pa rin naman kami. May pagkain, damit at masisilungan. Kaya kami masaya ngayon dahil kay ate. Inaalagaan niya kami kahit hindi pa siya kasing tanda ni na mama at papa. Tumigil pa nga siya sa pag-aaral para alagaan kami ni Ali. Believe talaga ako kay ate. Alam mo ba si ate, kahit anong hilingin mo dyan, tinutupad niya. Kahapon kasi, kinuwento ko sa kanya yung laruan ng kaklase ko na gusto ko rin. At nagulat ako kasi pag uwi niya kanina, dala-dala na niya yung Barbie doll na yun. Binilhan din niya ng laruan na kotse si Ali. Ang saya-saya namin ngayon. Ang swerte talaga namin kay ate. Ngayon, umuwi si ate na may daladalang mga bagong gamit. Mapasabon, shampoo, at marami pang iba. Pinakapaborito ko sa lahat ay yung bago kong toothbrush. Ang cute kasi at favorite ko talaga si Barbie. Thank you, ate! Hindi na ako nagulat noong may bago na namang dala si ate noong umuwi siya ngayon. Hindi na kami magtitiis ni Ali sa matigas na punda at unan. Pinalitan na itong lahat ni ate. At sa wakas ay mahimbing na ang tulog ni Ali. Ang bait-bait talaga ni ate. Hindi ko na alam ang gagawin kapag wala siya. Mula umaga hanggang gabi, hinding-hindi kami binibigo ni ate. Ngayon nga, pagkagising ko pa lang, isang bagong bag na agad ang bumungad sa akin. Hindi lang ito ang bago dahil pati ang pencil case ko at mga lapis ay brand new. Hindi na nabura ang ngiti ko simula noon. Alam niyo ba, araw-araw, parang birthday ko dahil handa namin tuwing kakain. Ewan ko ba, pero araw-araw ay parang nasa restaurant kami. Eh yung mga pagkain kasi na inuuwi ni ate, parating sobrang sarap at parang sobrang mahal din. Kaya nga idol ko talaga si ate dahil nagtatrabaho siya ng mabuti para lang mapakain kami ng tama. Ayan ang ate ko. Kahit napagod na si ate sa trabaho niya,
hinahati niya pa rin kami lagi sa school. Gusto niya raw na ligtas kami araw-araw. Galingan niyo sa school, ha? Galingan niyo para kay Ate. Opo, Ate. Salamat po. Okay. Yan. Bye-bye! Uy, uy, uy! Superhero ko ang ate ko. Alam niyo ba, siya ang nanay at tatay namin. Sabi niya, sa call center daw siya nagtatrabaho. Kaya madalas, hindi namin siya kasama tuwing gabi. Kwento ni ate, nakikipag-usap daw siya sa madaming tao. Sabi rin ni ate, tinutugunan niya lahat ng mga gusto ng mga tumatawag sa kanya. Ayan ang ate ko. Bilib talaga ako kay ate. Si ate, nandiyan na si ate. Ate, namiss kita. Oh, grabe ka naman. Parang kanina lang tayo nagkita. Oh, kamusta kayo? Kamusta school? Ayos lang naman, ate. Ito nga, tinutulungan ko si Alice sa homework niya. Oh, yan. Gawin niyo muna yan, ha? Mag-aayos lang si ate. Ang dumadami customers natin, Mario. Nag-promote po kasi ako sa trabaho. Kaya ito po rin yung transfer. Ganun ba, ate? Galing mo talaga. Congrats, ate! Siyempre, para sa inyo. Ano ba yung nanay nyo? Nag-iwan pa ng palamunin! Ang hirap-hirap na nga ng sitwasyon ko ngayon. Dadagdag pa itong mga pahirap na to. Mintik na buhay. Tita, di naman po kami magiging apal sa inyo. Tutulong po kami sa mga gawain at gastusin. Ako po, titigil po ako sa pag-aaral para lang po makatulong. Pandagdag sa pera. Gagawin ko po lahat. Sige, pronto. May naisipan ka na bang mapapasukan? Wala po po eh. Ganun ba? May alam ako. Madali lang. Thank you.
Bilib talaga ako sa'yo.